What's up mga kabady, mga kadatutan? Andito naman inyong pambansang kadatutan. Magluluto naman tayo ngayon ng crispy pata. Dahil Father's Day ngayon, ito yung ating lulutuin. At samahan nyo ako para pakita ko sa inyo yung mga simpleng ingredients na ating gagamitin sa ating simple menu for today, ang crispy pata. Okay, tara, let's go! Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Ito yung ating ingredients. Meron tayong bawang, sibuyas, bay leaves, at saka yung ating black pepper o paminta. Ito yung ating crispy pata. Ayan. Medyo malaki-laki siya. Halos nasa 2 kilos. 2 kilogram. Saktong-sakto lang siya. So, ang gagawin natin guys, pagsasama-samahin natin yung mga ingredients natin. Ayan. Lalagay natin yung sibuyas. Ang ating bawang. Ayan. Siyempre yung ating paminta. Itong ating bay leaves. Ayan, mga tatlong pirasong bay leaves lang. Tapos ngayon, lalagyan natin siya ng tubig. Ayan. Kailangan yung tubig na ilalagay natin, lampas dun sa karne natin ng crispy pata. Ayan. Kailangan mga kabady, mga katutan, yung karne natin, lubog siya sa tubig. Ayan, para ma-absorb niya yung pagpapalambot natin ng karne. So yan, and then lagyan natin ng three tablespoon na salt. Two. Three. So yun lang mga kabady, mga kadatutan, and then palambutin natin. Ayan na siya mga kabady, mga kadatutan. Pero pakuluan natin ng mga 45 minutes to 1 hour para mapalambot natin yung ating karni ng crispy pata. Ayan. So takpan natin. Balikan natin after 45 minutes to 1 hour. Ayan mga kabady, mga kadatutan. After 30 minutes, tingnan natin yung ating pinalalambot na crispy pata. Baliktarin natin. Matigas-tigas siya. Balitarin na natin para mabalance yung paglambot ng karne niya. And then another 30 minutes ulit. Ayan na siya mga kabady, mga kadatutan. Nabaliktad na natin yung ating crispy pata. Yung dalawang kilong crispy pata natin. Hayaan lang natin ulit isang kuluan, another 30 minutes. And mga kabady, mga kadututan, habang inaantay natin palambutin yung ating crispy pata, gagawa na tayo ng ating napakasarap na sauce. Ayan. Ay, kita ko sa inyo. Meron tayo ditong pipino o cucumber. Meron tayo ditong red onions. Ayan. Siyempre, itong siling labuyo natin. Kasama yan, meron tayong brown sugar. May soy sauce. Ayan. And then, meron tayong vinegar para kompleto yung lasa ng sauce natin.
natin. Yan, kalalaking hiwa ko nung kanya natin. Guys, ang onion na ginagamit ko pag gumagawa ko na ito sa mga crispy pata, tukot baboy, eh siyempre yung sibuyas Tagalog. Mas masarap kasi siya at mas malasa kumpara sa white onion. So yun lang. Lagay natin dito. Yun. Tulad natin hiwain yung pipino. Kailan natin sa ganyan. Apat. Hiwain natin ng apat. Natin hiwain ng parang sinlaki rin ng sibuyas. Yan, sarap kasi yung sausahan natin pag mayroong pipino. Lagyan natin siya dito. Sama natin sa sibuyas natin. Pagyan ulit natin yung kalahati pa. Na. Ito tayo. Lagyan na natin dito. Medyo maliit yung ating pinaglagyan ng sauce. Papalitan natin. Para magkasya. Para mahalo natin. Kukuha tayo ng panibagong lagyan ng sauce natin kasi medyo hindi kasya. Ayan, lilipat natin dito. Ayan, medyo malaki na siya. Iplahan lang natin siya, mga kabady, mga kadituta ng suka. Ayan natin ang mga dalawang scoop. At gawin na natin. 2:1, lagi ang sukat ng ating sauce pag gumagawa ako. Pagdating sa tuyo, itatimes na lang natin yung dami ng sukat na nilagay natin. Kung tatlo siya, ano na tuyo. 2, 3, 4, 5, 6, ayan. So, lagyan natin mga kapatid kada ito ng ating brown sugar. Ayan. Pero mga isa't kalahati lang. Let's go. Ayan. Okay na siya. Ayan lang natin. Lagyan lang natin ng black pepper. Ayan, maraming siya. Tapos hiwain natin yung siling na buyo. Maliliit. Para mailagay natin dito. So, ito yung tatlong sili. Ito yung isa sa magpapasarap ng sauce natin. So yun. Sama natin dyan. Yan na siya guys.
Ano yung special sauce natin na napakasarap. Ayan. Enjoy spicy siya. Ayan. Ready na to. Mga kabady, after 30 minutes, balikan natin yung ating pinalalambot na crispy pata. Kung okay na siya. So, ayan na siya. Yun. Medyo malambot na. Ayan siya, mga kabady, mga kadatata. Malambot na. Matuturok na ng ating tinidor. So, ang gagawin natin, ahonin na natin siya. Tapos, ire-rest lang natin ng mga 15 minutes. After 15 minutes, saka na natin siya ipapry. Para mapatulo lang natin yung ano. Tapos, imamarinate natin siya sa soy sauce o kinkuman. Ayan. Pakalambot na ng karne niya. Kumatagos na talaga yung pork. Ayan. Kitang-kita nyo. Ayan. Pigtarin lang natin ulit. Ahonin natin siya, guys. Medyo mabigat. So, ayan na siya. Mga kabady, mga kadututan. Ire-rest lang natin siya ng mga 15 minutes lang. Tapos, imamarinate natin sa soy sauce yung salt and pepper para kumapit yung lasa sa kanya. Tsaka natin ipapry. Okay? Ayan, mga kabady, mga kadututan. Imamarinate naman natin siya ngayon sa soy sauce at saka sa ground black pepper natin. Natin ng black pepper, brown black pepper. Pagkain natin ng konting OMG. Tapos papahit natin sa kanya yung sauce nito. Marinate lang natin sa kanya ng mga 10 minutes. Pahit-pahit lang natin, mga kabady, mga kadudutan. Parang pinupulbuhan lang natin. Para kumapit yung lasa niya. Ayan, ang sabo to. Para lasa-lasa. Putin lang natin. So, after 10 minutes, pwede na natin itong dry.
dalawang salang gagawin natin, 10 minutes, 10 minutes, and then i-rest ulit natin ng 10 minutes, tapos sasalang ulit po natin na siya magpapagaski sa kamalang salang. Ayan, okay na siya mga kabali, mga katotosan. So ayan na siya, i-rest lang natin siguro mga 10 minutes lang. Ayan mga kabady, mga katututan, ipa-fried na natin yung ating crispy pata, lulutuin na natin, nagpainit na tayo ng ating mantika. Okay, samahan nyo ako. So, ganyan na siya. Lalagyan na natin sa mainit na mantika yung ating crispy pata. Baliktarin natin kasi medyo mahirap magluto talaga ng crispy pata, mumutok-mutok siya. Ayan siya, oh, nakakatakot. Mga kabady, mga katututan, medyo naglagay tayo ng medyo protection sa ating mata kasi mahirap na. So ayan siya, medyo sa umpisa talaga na mumutok-mutok siya o naninilapit ng mantika niya. Ang gagawin natin, 10 minutes ang ating crispy pata. Ang sa orasan lang natin, after 10 minutes dalawang salang gagawin natin pagluluto sa kanya, mga kabali, mga kalitutan, para crispy talaga siya. Okay, 10 minutes lang mga kabali at balikan natin. Ayan mga kabali, mga kalitutan, after 10 minutes balikan natin ang ating napakasarap na crispy pata. Ayan siya. Ay, napakasarap, napakaganda ng kulay. Atin na natin mga kabati, mga katutotan, another 10 minutes. Ayaw natin siyang kakrispihin, kapulahin sa medium na apoy. Ayan. Tapos after 10 minutes mga kabati, mga katutotan, i-rest lang natin ang lidsa ng 10 minutes. Then after 10 minutes na na-rest, malulutuin ulit natin siya ng another second batch for 10 minutes and 10 minutes kagi lang. Mga kabady, mga katututan, balikan natin yung ating crispy pata. After 10 minutes, hanguin natin, tapos i-double fry natin para crispy siya. So, ayan na siya. Ayan, mga kabady, mga katututan. So, hanguin na natin siya. Tapos, i-rest natin siya ng mga 10 minutes. Oops. May matok. Hindi ko lang nakatakot. Ayan na siya mga kabady, mga katututan. I-rest lang natin ng 10 minutes ang ating crispy pata, tapos i-double fry natin para mas crispy siya. Ayan mga kabady, mga katututan, i-double fry natin another 5 minutes na lang kabilaan. Tapos yung another 10 minutes sa turbo na natin ipapainal yung luto ng ating crispy pata. Ayan, ito yung second fry natin.
5 minutes na lang mga kabady, mga kadatotan. After 5 minutes saka natin ilalagay sa doon sa cauldron natin. Ayan. Balikan natin. After 5 minutes mga kabady, balikan natin. And then yung kabilang side naman, another 5 minutes. Ayan mga kabady, mga kadatotan. After 5 minutes, balik na rin natin. And then i-continuous natin siya sa turbo. Ang another 10 minutes naman. Kabilaan. Ay, medyo naman matakot pa rin siya. Ayan. Para yung balat niya, medyo namumutok pa rin siya. Tapos paputukin lang natin yung balat niya sa turbo natin. Kaya another 5 minutes mga kabady, mga kadatotan. Another 5 minutes mga kabady, mga kadatotan. Balikan natin. Ayan mga kabady. Ahon nila natin and then lagyan natin sa turbo natin. Ayan. Doon na natin papuputukin yung balat nito. Para yung pagka-crispy niya, crispy talaga. Ano siya? Kabigat. Ayan. Ta-transfer na natin dito sa ating ano. Turbo na natin mga kabady, mga kalitutan. Para yung balat niya at saka yung mantika niya mawala. Ten minutes lang. Buto natin ang ating napakasarap na crispy pata. So, yan na siya. Start na natin. Yan. Isan na natin. 10 minutes mga kabady, mga kadatotan. Ayan, balikan natin after 5 minutes mga kabady, mga kadatotan. Yun. 5 minutes na lang. Ready na yung ating crispy pata. Ay, medyo mainit. Yan siya. Another 5 minutes na lang. Okay. Ganun lang kasimple mga kabady, mga kadatotan, na magluto ng crispy pata. Medyo mabusisi lang konti and then nakakatakot kasi yung mantika niya kapag nagpa-fry tayo talagang maninilamsik. Ayan, tapos na tayo mga kabady, mga kadatutan. Ready na yung ating crispy pata na minarinig ko sa aking special sauce. Ayan, kukunin na natin. Ito na siya mga kabady, mga kadatutan, ready na. Ulan natin ngayon dinner, so sakto siya. Tara, samahan niyo ako mga kabady, mga kadatutan, kain tayo ngayon. Kaya sa mga hindi pa po nagsubscribe sa YouTube channel ko, pakiclick na po yung subscriber button yan. At marami na pong yumaman yan para yumaman na rin po kayo kagaya nila. And pakilike na lang din po, pakishare, and click din po yung bell button para maging updated kayo sa mga next vlog ko. Maraming salamat and happy Father's Day sa lahat. Thank you and God bless you all.